Kung ganito na rin yung libag ng motor mo, ito nga pala yung mabisang gawin dyan para luminis ulit. Hindi lang pang makina, pasok din pang kubeta. At kung plano mo rin mag-repaint ng mga faded parts ng motor mo, ganito nga pala yung ginagawa ko. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung ganap dito sa binubuo kong Suzuki Skydrive. Bale, ito na nga pala yung pangatlong araw ng pagpapapogi ko dito sa nabil kong napabayaan na Suzuki Skydrive. Karamihan kasi sa mga followers ko na nag-request nito, ang sabi nila mapapalaban daw ako dito. Akala ko biro lang talaga, yun pala totoo, pahirapan kasi maganap ng mga pyesa. May mabibilian pa naman, kaso puro doon sa Indonesia. Pero para hindi tayo mabitin sa pagbubuo nito hanggat maaari, dito lang ako sa atin bibili. Kaya kung may kakilala kayo nagbebenta ng legit na pyesa nitong Skydrive, pwede nyo akong sabihan para mapabilis yung pagbubuo natin dito kay Tagtag. Bale, yung agenda ko nga pala ngayong araw, malinis ko na itong buong makina. Grabe kasi talaga sobrang tutong. Kaya nung nabaklas ko na nga pala yung gulong, tinanggal ko na rin pati itong brake shoe. Sinama ko na nga rin palang hugutin itong hose ng breather. Tapos kumuha na nga rin pala ako ng plastic dahil tataklubahan natin yan para hindi pasukan ng tubig. Siyempre bago nga pala natin to simulang linisin, konting montage lang muna para makita natin yung pagbabago sa itsura. Kaya kumuha na nga pala ako ng pangmalakasang steel brush. Bale, ito muna yung gagamitin natin. Dahil medyo maraming lupa into si Project Tagtag, kailangan muna natin yan matanggal bago natin uhugasan. Dahil kung babasahin agad natin yan, baka kapag kinuskus ng steel brush yan, magmukha akong galing sa kanal. Kaya nung natanggal ko na nga pala lahat ng lupain nito, saka ako nga pala inugasan ng tubig. Naganda na nga rin pala ako ng tubig na may sabon tsaka sponge. Mamanumanoy natin yan nandito sa sulok-sulok. Kung medyo may edad na rin yung motor nyo, huwag kayong mahiyang paglaanan minsan ng oras para malinis din tong loob. Nasanay na kasi tayo na kung ano lang talaga yung maintenance ng motor, yun lang talaga yung nagagawa natin. Kaya nung nabuhusan ko na nga pala to ng may sabon, ginamitan ko ulit ng steel brush para matanggal yung ibang nangingiti. Ginamitan ko na nga rin pala to ng degreaser para ibang medyo malangis matanggal din. At ito talaga yung medyo challenging na paputiin dito sa loob ng mga cooling pins. Madalas kasi dyan ay i-stack up yung putik lalo kung hindi nalilinis. Kaya nung nakuskus ko na nga pala lahat, saka ako nga pala in-spray ulit ng tubig. Dahil medyo maputik nga pala tong pinagkakabitan ng center stand, tinanggal ko muna tong spring para mahugot ko to. Medyo maganit na nga rin pala tong pin kaya in-sprayan ko muna ng lubricant para matanggal. Kailangan ko nga pala ng flat screw tapos ginamitan ko ng martilyo saka ako sinikwat na parang pako. At dahil medyo may edad na nga pala to si Tagtag, akala ko hindi na matatanggal tong center stand, ganito kasi yung mga nagiging sakit ng Mio. Pero ilang minuto lang makalipas kung babaran to ng WD-40, konting kalug lang, kusa na rin nahugot. Nakalimutan ko nga rin palang tanggalin yung brake arm na nakakabit dito kaya ngayon ko palang tinanggal. Medyo kinalawang na nga rin pala ng bahagya yung mga spline kaya medyo pahirapan na rin tanggalin. Kaya nang natanggal ko na nga pala lahat, ito na yung hudyat para simulan na natin tong offline tanggal libag. Dito nga pala sa ilalim yung may mas malalang puti kaya ginamitan ko ulit ito ng steel brush. At sa mga hindi pa nga pala nakakaalam kung ano yung ginagamit ko pang linis ng makina, bali ito nga pala yan, tap. Panglinis nga pala yan ng kubeta pero natuklasan kong mabisa rin pala sa mga makina. Yung mga nangingitim kasi na part ng makina na akala mo hindi na kayang pumuti, napaka basic lang dito. At kung sakali naman nasusubo kayo nito, napakadali lang din namang gamitin. Rekta mo lang ilagay sa part na gusto mong paputiin. Tapos kumuha ka lang ng maliit na brush para makuskus mong maigay lalo sa mga sulok. Huwag mo lang bababaran na sobra dahil sa sobrang bisa nito, minsan yung mga tornilyuhan kinakalawang. Pero mga minor lang naman, kaya pa naman tanggalin sa mga punas lang. Bali, nakadalawang beses nga pala ako naglagay nitong top, hindi pa kasi ako ganun kakumbinsido sa kulay nung una. Ganun palagi yung ginagawa kong diskarte, halos nakakadalawang lagay ako para siguradong mas maputi. At kapag nakuskus nyo na nga pala maigi lahat, saka nyo banlawan ng tubig, sabayan nyo na rin punas-punasan para siguradong hindi mamumuti, lalo kapag natuyo na. At ito na nga pala yung naging finished product, medyo luminis na rin kumpara kanina. At dahil medyo may oras pa nga pala tayo, dinamay ko na nga rin palang tanggalan ng pintura tong gas tank pati yung cover. May lamang gasolina pa pala to kaya dinirain ko muna. Bali, may mga parte nga pala to na malala na yung kalawang kaya kailangan talaga tanggalan ng pintura at ma-repaint ang bago. Kaya pagkatapos ko nga pala banlawan ng tubig, kinuskus ko na rin ng may sabon para matanggal naman yung mga putik na natuyo. Dahil repaint lang naman yung kailangan nito tsaka matanggal yung pintura, ito pa rin yung gagamitin natin. Kaya niready ko na nga pala tong strip saw, ito nga pala yung pinapahid ko para matanggal tong lumang pintura. Basic lang naman gamitin yan para ka lang nagbabarbecue, ikakalat mo lang tong strip saw. At halos 5 segundo lang, makikita mo na kusa na nga alsa yung pintura. Napakabisa talaga gamitin ito, ang problema lang, medyo mahapdi talaga sa balat, lalo kapag napahirang ka. Para ka lang naman kinahagat ng langgam, pero kasing laki ng ante. Kaya nung umalsa na nga pala yung pintura, sa ako nga pala ginamitan ng sponge, mano-mano ko lang yung kinuskos. Pero kung may pressure washer kayo, mas mabisa para hindi na kayo matalsikan nito. Pero dahil dito lang nakaparada yung motor ko sa mga gilid, negative talaga yung spray yan, baka matalsikan, mahirap na. Yung mga talsikan
ligtasin nito, pwede makabakbak ng pintura kahit sa kotse, pati mga motor. Plano ko pa sana to pinturahan ngayong araw, medyo kinapos na sa oras, kaya sa susunod na video na lang natin gagawin. Kaya kung gusto nyo malaman kung ano yung mga susunod na mangyayari dito kay Project Tagtag, abangan nyo yung susunod na video natin. So yun nga pala, mag-update muna tayo ng mga natapos natin gawin para dito ngayon sa day 3 nito ni Project Tagtag. So ayun na nga, kagaya nung nakita nyo, nilinis na nga pala natin tong makina. Ayan, medyo wala na siyang kalibag-libag ngayon. Luminis na rin kahit papano. Tapos yung mga ibang pyesa na gagamitin pa natin, eto, mga ire-repaint pa kasi natin to. Kaya tinanggalan ko ng lumang pintura. Itong center stand, tsaka itong gas tank, pati itong CVT cover, tsaka ibang mga cover niya. Ayan, mawala ng pintura yan. Siguro sa susunod na mga video natin, uumpisa na natin, linisin ito namang batalya, tatanggalin din natin ng pintura. Tapos eto, mga pipinturahan din natin yan. So, sa ngayon, dito nga pala nagtatapos yung video natin, pero bago natin tutuluyang tapusin, konting update lang ulit para dun sa ipamimigay natin na Honda Dream, dahil almost 9 days tugon na lang, ibibigay ko nga pala ng libre yun. So, sa mga nagtatanong kung paano kayo magkakaroon ng chance na mapili para dun, napaka-basic lang ng dapat nyong gawin. So, i-download nyo lang yung game up na nandito sa comment section, tapos sabihin nyo na rin kung bakit kayo yung pinaka-deserve na mapamanahan nun, right? So yun, ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na laro na dapat i-download nyo tapos mag-register kayo para nga magkaroon kayo ng chance na mapili dun sa ibibigay natin na Honda Dream sa October 30. So yun nga, kapag na-install nyo na tong laro na to, kung bago lang kayo dito, ang gagawin nyo lang ay click mo lang tong register. Lagay mo lang dito yung mobile number mo, password, tsaka yung verification code. Pag okay na, i-confirm mo lang yan. So kapag may account na kayo, punta na kayo dito sa login. So ito nga isa sa maganda dito sa Diamond Game, kapag palagi kayong nag-open, ito meron sila rito ang tinatawag na daily bonus. I-click mo lang tong pre-draw. So kung saan hihinto yan, doon yung makukuha mong gold coins. So ayan, huminto dito sa times 1, kaya yan yung nakuha nating gold coins, dumagdag dito. Tapos may roulette din sila rito, kapag nag-invite ka ng mga player, automatic meron ka rito makukuha ang pre-spin. So, ito na yung makikita nyo, pinaka-homepage nitong Diamond Game. Ayan, kung naghanap kayo ng paglilibangan, gusto nyo maraming laro, ayan, hindi kayo magsasawa rito. So, bago kayo pakita sa inyo yung mga laro na meron dito, ituturo ko muna sa inyo kung paano kayo maglalagay ng pondo. I-click mo lang tong wallet. Tapos, pili ka lang dito kung magkano yung gusto mo ilagay kasi may mga option naman dyan. Ayan, no? Marami yan. 100, 200, 300, so nasa sa yan. Tapos, kapag naglagay ka na nga pala ng pondo rito, ayan, pwede ka nang mamili ng laro. Pero ito yung madalas kong nilalaro rito, Dragon versus Tiger. So ito nga yung Dragon versus Tiger. Basic lang laruin to kasi pipili lang kayo dito kung anong baraha yung tatayaan nyo. Kung Dragon or Tiger. Tapos pili lang kayo dito sa baba kung magkano naman yung gusto nyong itaya. So dahil pabarya-barya lang ako magtaya, subok tayo dito ng 5 piso. 5 piso dito sa Tiger. So kapag mas mataas na baraha yan, automatic dito dadagdag sa coins nyan. Ayan yung pwede nyong ilabas dito sa game. So ayan, okay na. Tignan natin kung papala rin. Alas, tsaka sa is, mas mataas na baraha yung alas. Kaya panalo tayo ng almost 5 pesos. O diba, napaka basic. So ganun lang, kung ayaw nyo na maglaro, i-click nyo lang to. Tapos kung sakali naman na pumaldo na kayo at gusto nyo nang i-out yung napanalunan nyo, i-click nyo lang tong withdraw dito sa baba. Tapos i-type nyo lang dyan kung magkano yung gusto nyo i-out. Diba, napaka basic lang, no? So ulitin ko, kung gusto yung magkaroon ng chance na manalo nung ibibigay natin na Honda Dream sa katapusan ng October, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa, i-download nyo na to, right?